Isang mapagpalang araw po ang pagbati sa inyo. And welcome po dito yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution Your Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. Ako po ang inyong mga kasama mula ngayon hanggang mamaya. So dalayan ko po na patuloy niyo po akong samahan at tayo po ay patuloy na mag-aral at matuto sa loob ng ilang minuto at alamin po natin ang nananaganang kapahayagan ng Ebanghelyo para sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At muli po, maraming salamat sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon na tayo po'y pinagsama-sama para po sa isang bagong araw na ito. At tawagin na po ang buong pamilya at pagsaluhan po natin ang napakasarap na mensahe ng Ebanghelyo. So muli po, maraming salamat at binabati po natin ating mga kababayan. Bagaman na kayo po ay nasa iba't ibang panig ng daigdig, hindi po tayo napipigilan dahil po sa technology ng Facebook Live. So good morning, good afternoon, and good evening po sa ating mga kababayan saan man kayong lugar na naroon sa mga oras na ito. And of course, binabati natin ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong Mega Manila. Good evening dahil tayo pinapapanood every night 7:30 tuwing Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays via Facebook Live. At pwede rin po tayo masubaybayan kung kayo po ay hindi po nakakasabay sa ating oras. Punta lang po kayo at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel. That's Mismo TV, M-I-S-M-O-TV. At pwede nyo pong balik-balikan yung mga nakalipas nating episode at magamit sa inyong mga personal na meditation or devotion o kaya naman po kagaya pa ng ginagawa ng ating mga kaibigan. Ginagamit po nila sa kalang ng mga Bible study. At ito nga po ang layunin po natin. Patuloy po tayong mapagyaman at matutuhan po natin mabuksan ang ating isipan at ating kaalaman sa nananaganang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na may kinalaman po sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw, lalo tigit sa mga panahon ito. At patuloy po natin maunawaan ang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. At syempre pa, patuloy po natin hilingin sa ating Diyos na bigyan po tayo ng kapahayagan ng ugnay po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Na sabihan nagaganap po dito sa ating programa every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. So, pwede niyo pong ibahagi rin po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay ang ating programa. Pakishare na lang po. Kung sa gayon ay mas marami po ang naaabot at marami po ang makaalam ng sakdal na pagmamahal sa kanila ng Diyos. And amen. At sa atin pong pagpapatuloy, narito po muna isang napakagandang awitin habang tayo po ay naghahanda. Siyempre po, huwag niyong kakaligtaan ng mga Biblia para po sa ating mga napakagandang talakayin at pag-uusapan. Narito po muna isang napakaganda at paborito kong awitin. Personal favorite ko po ito. Pagtitiwalaan ko'y tangi ikaw mula kay Miss Cathy Azada Amaka. Siyempre po, dito lang yan sa inyong programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution Your Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. Tanging ikaw, ikaw.
siyang laging kumplihan ko. Tanging ikaw ang siyang kaibigan at sandigan ko. Tanging ikaw ang musika nitong awitin. Tanging ikaw pumukaw sa katahan nitong damdamin. Tanging ikaw ang sa tuwin ay salamat po sa awiting ating napakinggan, and that was Miss Cathy Azada, ang mga sa awiting paborito ko. Personal favorite ko po yan mula sa 70th
anniversary album ng FEBC Philippines. Pagtitiwalaan ko'y tanging ikaw na siya. Nag-atid po sa atin sa ikalawang bahagi ng ating programa. Dito nga po yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution for Grace-Based Devotions with me, your host, Laverne. Kumusta po kayo? Maraming salamat po for joining me once again. At tayo kayo nasa ikalawang araw na bilang pagpapatuloy na ating mga pinag-uusapan at pinag-aaralan. So kung saan man kayong panig ng daigdig, muli po aming pagbati mula dito sa aming balik na studio kasama na aking buong pamilya. Good morning, good afternoon, and good evening. Yun din po sa ating mga kababayan. Hello, good evening po sa inyo dahil tayo po napapanood every night at 7:30 Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays via Facebook Live. So alam kong ready na po kayo at ready na rin po ako. Pag-usapan na po natin ang kabutihan, ang pag-ibig, at sakdal ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Dito po yan sa ating Bible Study Online. Of course, atin sa inyo na ating programa, Solution. At muli po isang mapagpalang gabi po aking pagbati po sa inyo at sa mga kabubukas lang ng kanilang mga PC, ng kanilang mga cellphone at mga laptop. Ito nga po ang programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution for Grace-Based Devotions with me, your host, Laverne. Isa na naman pong katanungan na ating sasagutin ngayong gabi ito na may kinalaman po sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. Does God takes away life? Kinukuha ba ng Diyos ang buhay ng mga tao? Maganda po pag-usapan po ito, no? Because God takes away life. So sa mga medyo may alinlangin o alinlangan tungkol po sa topic na ito at kung kayo po may katanungan, I invite you to listen at pag-usapan po natin sa biyaya po ng Diyos, sa biyaya po at sa lente ng kanyang mga tinapos na gawa sa pamagitan po ng kanyang buktong na anak, ay pag-usapan po natin ang napakagandang topic na ito. So ito po yung episode natin for tonight. So, sa atin pong pagpapatuloy, ngayong gabi po yung pag-uusapan at pag-aaralan po natin na isang napaka-controversial na passage mula sa John chapter 15 verses 1 until 2. So, tamaan din po natin yung verse 5. Pero pangkaraniwan po yung verse 2, nagbibigay po ng takot at pangamba po sa atin. At sa mga pagkakataon, pinag-uusapan at pinag-aaralan or naririnig po natin yung mga turo ugnay po sa verse 2 ng John 15 sa mga pulpito at sa mga churches. So alamin po natin ano po ba ang sinasabi talaga, ano yung nais po ipabatid sa atin ng John chapter 15 verses 1 until 2 at especially po yung verse 2 pag-uusapan natin, bibigyan po natin ng malawahan. Sana nga, no, makover po natin lahat at magkaroon po tayo ng kapahingahan at mabigyan po ng tamang sagot ang ating katanungan for tonight na kumukuha ba ng buhay ang Diyos? So dito po sa John 15 verses 1 until 2, alam kong gaya po ng marami po sa atin, ako po ay ilang beses ko na rin po napakinggan ang mga pagtuturo at mga kapahayagan tungkol po dito sa pulpito. And of course, I believe yun pong tagapagpahayag po ng mga talatang ito ay nandun po yung kanyang sincero na pagbabahagi. Bagaman ang katotohanan po ay nagkakaroon po ng nawawalan ng kapanatagan ng ating puso at nagdudulot po ito ng lungkot, ng takot at pangamba kapag napapakinggan po natin dahil nagbibigay po ito ng iba't ibang interpretasyon at pangkaraniwan mabagsik na kapahayagan ugnay po sa mga talatang ito. Kaya naman po ay nalangin ko po, minarapat po ng Diyos, I believe na hindi po aksidente na ito po ipag-usapan natin at pag-aralan po natin ngayong araw na ito. Meron pong magandang kapahayagan sa atin ng Diyos dahil lang, kagaya po natin laging sinasabi sa ating programa, ang mabuting balita po ay hindi naghahatid sa atin ng masamang balita. Amen? Pwede po ba ninyong sabihin na amen? Wala pong masamang balita sa mabuting balita. So gagamitin po natin ang lente, ang kaisipan ng bagong kasunduan, the lens of the new covenant. Every time na tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, alamin po natin at paturo po tayo sa banal na Espiritu. Sabihin natin sa banal na Espiritu, banal na Espiritu, bigyan mo ako ng kapahayagan, ugnay dito. Dahil alam po natin, kapag ang banal na Espiritu ang magtuturo po sa atin,
ay hindi po ito magbibigay ng anumang takot o pangamba sa buhay. Remember, na sabi po ng salita ng Diyos ay, for God did not give us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. So anything po na magbibigay sa inyo ng takot, ng lungkot, at agam-agam o pangamba sa buhay, hindi po iyan ang Ebanghelyo. So I hope naging malinaw po ito sa atin. Dahil muli po, God did not give us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. So gusto po ng Diyos sa atin, nagkakaroon po tayo ng kapanatagan sa buhay, kapahingahan, dahil nauunawaan po natin ang kanyang salita. So sa pagpapatuloy, basahin po muna natin ating key verses for tonight. Once again, it's found in John chapter 15, verses 1 until 2, at of course, verse 5. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. And verse 5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Ito po yung mula mismo sa mga labi ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, mahimayin po natin ang mga talata ito. Once again, ha, sa mga kabubukas lang po, pinag-uusapan natin ay John chapter 15, verses 1, 2, and 5. So dito po, ay pag-uusapan natin at ihimayin po natin. Simulan po natin sa verse 1 ng John chapter 15. Sabi po muli ng John chapter 15, verse 1, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Wow! So dito pa lang po sabi po mismo ni Jesus, I am the true vine. So ibig sabihin, kung siya po ang true vine, meron pong fake vine. Siya po yung legit. So meron pong nagpapanggap. Now, ito pang isang napakagandang na kapahayagan. Sabi pa ni Jesus, ang kanya ama po ang vine dresser o tagapangalaga, o siya pong nag-aalaga po. Wow! So kapag ang Diyos na nag-aalaga, talaga naman pong hindi po siya magkakamali. At talagang panalo po tayo bilang mga mananampalataya. Amen! So, umpisa pa lang po. Itong talatang ating pinag-uusapan, nagbibigay na po ng kapanatagan sa atin. Believing and knowing and being established that Jesus is the true vine. So, kapag tayo po ay nakay Hesukristo, ay hindi po tayo magkakamali. And sabi pa niya, once again, that His Father is the vine dresser. And alam niyo po, sabi dito ng verse 5, gusto ko lang pong basahin po muli. Napakaganda ng sinasabi ng verse 5. Talon po tayo sa verse 5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. At alam niyo po sa mga talatang ito, ilang beses pong sinasabi ni Jesus that you abide. Alam niyo po, may ibig sabihin ng abide na meron po maling konotasyon, maling paniniwala, marami mananampalataya. Lagi po nasa isipan ng mga mananampalataya, kapit ka lang kay Lord. Wala po sinasabing kapit. Ang sabi po, abide. Pag sinabing abide, stay. Diyan ka lang. Relax ka lang. And then, sabi po ni Jesus dito, I am the vine. You are the branches. Hindi po niya sinabing, try to be the branches. No, no. It's a declaration. Sabi ni Jesus, I am the vine and you are the branches. So, don't try to be one. You are already Jesus's branches. So, kapag siya po yung vine, tayo po ay naka-abide sa kanya. Kung siya po ay healthy, imposibleng kayo po ay nabubulok. Healthy rin po tayo. Diba? Panalong-panalo yung mga talatang ating nag-uusapan. Umpisa pa lang po ito, ha? So, Jesus is the vine, sabi niya, and you are the branches. So, huwag po nating pilitin na magpaka-branch. Branch ka na. Okay? Marami po kasi mga tao, pinipilit nila na kailangan kong gawin ito para maging kalugod-lugod ako sa Diyos. Kailangan kong patunayan ito sa Diyos para mapangiti ko siya. Hindi po. Sabi ni Jesus, I am the vine and you are the branches. Wow, this is good news. Huwag mong pilitin na maging branch. Branch ka na. Okay? Don't try to be a branch. You are the branches. Ang tinutuhay po dito, mga born again Christians, mga mananampalataya. Ikaw na kinilala mo si Kristo at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So, ikaw ay you just have to stay. You just have to abide, sabi ni Jesus. Amen? So, yung pong word na abide, it means stay, hindi po kapit. Kasi po yung branch, hindi po siya nakakapit sa vine. Ito po ay magkatutong. Nakatikit po siya. At hindi po nagpupumilit yung branch na dumikit.
or kumapit siya po ay magkaugnay sa isa't isa. Well, this is good news. Na po. So, ibig sabihin, talagang panalong-panalo po tayo. Jesus, sabi ni Jesus, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Siya po ang tagapangalaga. And then sabi niya po sa atin, you just have to abide, stay, because I am the vine, sabi ng verse 5, and you are the branches. So, huwag niyong pilitin. Wala ka nang pwedeng gawin. Ikaw ay sabihang kaugnay na kay Kristo. Okay? That's good news. Ito po. So, tuloy po natin. Ngayon, pag dumarating naman po at binabasa na natin yung verse 2 ng John chapter 15, medyo kinakabahan na po yung maraming mananampalataya. Ay, ako naman po talaga. I have to be honest with you. Hindi po ba? Kapag binabasa rin at pinag-uusapan namin ito nung araw, ay remember nung kami po ay nasa campus ministry, yung aming tagapagturo mula po sa isang malaking organisasyon sa aming university. Pag pinag-uusapan na itong verse 2, talaga naman po kinakabahan na po kami. At nandun naman talaga yung sincero ang puso ng tagapagturo namin. Ang daming mga demands na sinasabi sa amin. At ito po yung nagbibigay ng kalungkutan, nagbibigay ng takot at pangamba po sa mga nakikinig. Sa kung sino man po yung sa case po namin sa nagtuturo sa amin ng mga panahong yun. So dito po sa verse 2, medyo kinakabahan ng marami sa atin. Dahil dito po mababasa yung mga salitang, yung mga katagang, he takes away and he prunes. Di po ba? Dito po natin mababasa yun. So let's face it, yung mga katagang ito po ay kapag binabanggit na po sa atin, when we read John 15 verse 2, ang totoo lang, let's be honest ha, di po ba hindi masarap sa tenga? He takes away, he prunes. At mula rin po sa verse 2, nabuo na po yung turo na marami pong tagapagpahayag, maraming pastor, na pwede raw pong mawala o maalis ang kaligtasan ng isang Kristiyano. At ang mga interpretasyon po ito, isa po itong verse na ito na pinangahawakan ng maraming mga mananampalataya kapag binabasa po nila na pwede na mawala ang iyong kaligtasan. Huwag na huwag ka basta-basta na parilax-relax lang diyan. Huwag kang papakasiguro. Ano ang pangkaraniwan po napapakinggan natin? Nababasahin po natin yung verse 2 ng chapter 15 ng John. It says here, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. Sa mabuting balita, Biblia, basahin po natin. Kasi pangkaraniwan, lalo na nung panahon namin sa campus ministry, binibigyan po nila ng tiin yung mabuting balita, Biblia. Dito talaga sila humuhugot. At dito po nila binibigyan ng buhay, sabi nila. Para daw, lalo po namin maunawaan ang sinasabi ng John 15, verse 2. Basahin po natin. Huli po sa mabuting balita, Biblia. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. See? So, pag binasa po natin ito, talaga naman po sasabihin sa atin na andun yung pwede palang mawala ang iyong kaligtasan. Now, ito po ilan sa mga maling paniniwala. Number one, ito yung maling paniniwala number one. Okay? Mula po sa talatang ito, ay nabuo na po ang isang katuruan na kinatatakutan po ng maraming mananampalataya. Okay, ayon po sa mga tagapagpahayag, kung ikaw ay isang Kristiyano na, isang mananampalataya, born again Christian, ay na hindi mabunga or hindi po productive, yung tipong hindi ka nakakapagdala ng mga kaluluwa sa church ninyo, hindi ka nakakapag-evangelize, naalala ko po doon sa dati naming sambahan, sinasabi po nung aming pastor, very sincere naman po siya. Sabihin niya sa amin, yung upuan sa iyong kanan at sa iyong kaliwa, bakante yan. Alam mo kung bakit, kapatid? Dahil responsibility mo na magdala ng mga kaluluwa sa iyong kanan at sa iyong kaluluwa. At sa iyong kaliwa, I should say. So ito po nagbibigay sa amin ng pressure, di ba, ng demand. Kasi dapat daw po tayo bilang mga mananampalataya ay nagpupunga. Ngayon, ano po yung sukatan ng ating pagiging mabunga? Dapat nakapagpadala tayo, nagkakapag-invite tayo ng mga kaibigan natin sa church. E paano ngayon kung di ka nakakapag-invite? Ang tagal mo na sa church, bumibilang ka na ng ilang taon, wala ka pang nai-invite. Tapos wala ka pang ministry. Ngayon, sabi po ng talata, ilalapat nila yung verse 2. Muli po, sabi dito ng mabuting balita Biblia, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga.
So dito, kapag hindi ka pala productive, eh, ang gagawin sa'yo ng Diyos, pwede ka niyan, mas malambot na, mas hindi mabigat na salita. Pwede ka niyang kunin. Pwede ka nang kunin ni Lord kasi baka rin magkasala ka pa, eh, madisgrasya pa yung kaligtasan. So kung ikaw ay isang mananampalataya, tapos hindi ka productive, hindi ka naman napapakinabangan, hindi ka nakapagpadala ng mga kaluluwa sa iyong search, kukunin ka na lang niya kasi baka magkasala ka pa, eh madisgrasya ka pa, mapunta ka pa sa impyerno. So dito pa pinapakita na pwedeng mawala ang kaligtasan dahil sabi po ng mga tagapagpahayag at mga turong nakagisna natin para hindi ka mapahamak sa impyerno, kukunin ka na lang ni Lord. So maaga. Now, nagkaroon po ng kaisipan ng maraming tao. Dito po nabuo ang paniniwala ng marami kapag ikaw daw po ay mabait o ikaw ay mananampalataya, yung mababait daw po ay kaagad na kinukuha ni Lord. Di ba? And then, kaya po tuloy maraming tao po ang ayaw maging born again o malapit sa Panginoon dahil naniniwala sila pag mabait ka, kukunin ka na ni Lord. Dahil ang paniniwala po ng marami, kapag masamang damo, mahaba ang buhay. Kaya mas minabuti po ng maraming tao mula po sa turong ito, eh magpapakasama na lang sila para mahaba ang buhay. Pero question, ito po ba ay totoo? Sige, kapag hindi po tama ang ating pinaguhugutan, wala pong kapahayagan mula po mismo sa salita ng Diyos. Samot-sari na po yung mga paniniwalang lumalabas at sumusulpot at pangkaraniwan dahil walang matibay na panuntunan at dahil sinabi ni Pastor ang nakakalungkot, pinapaniwalaan na lang po. So question, is this true? The answer is no. Ang sinasabi po ng Biblia, it's the opposite. Psalm 91 verse 16. Take note of this powerful verse. Tignan niyo po ito. With long life, sabi ng Diyos, I will satisfy him. Sino him? Mananampalataya. And show him my salvation. Mamaya po, uulitin natin yung verse na at pagyayamanin po natin. Now, so ito po yung wrong belief number one. Kaya pala maraming tao po, ayaw nila magpakabait. Dahil believing na kapag ikaw yung mabait, naku, kukunin ka agad ng Lord. Yung mga masamang damo, mga salbahe, mahaba po ang buhay niyan. So, hindi po ito totoo, mga kapatid. Hindi po totoo kukunin ka na ni Lord kasi para hindi ka na madisgrasya. Kasi since hindi ka mabunga, kukunin ka na ni Lord. Now, ito po yung second belief naman dun sa ikalawang bahagi ng John 15 verse 2. Basahin po natin, and every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. Ngayon, ang pangkaraniwang paniniwala po ng marami po sa atin, nakagisnan po nating turo, na ang mga mananampalataya naman po na namumunga, nagiging pagpapala, marami po nadadalang kaluluwa at sila po ay kagamit-gamit sa kanilang mga simbahan. Sila po ay sadyang dadanas ng mga matitinding pagsubok bilang para linangin ang kanilang pananampalataya. Daraan daw po sila sa apoy ng pagsubok ng Panginoon. Nang sa gayon, patuloy po silang mamunga ng mamunga ng mamunga bilang isang mananampalataya. So pag pinaniwalaan niyo po itong mga maling paniniwalang ito, parang wala kang pupuntahan eh. Kung hindi ka mamumunga, kukunin ka agad ni Lord. Kung namumunga ka naman, ibigyan ka naman niya ng sangkaterbang pagsubok. Nang sa gayon ay ikaw daw ay lumagusoy ang pananampalataya at patuloy na mamunga. Ngayon, tuloy, ako personally, this is my experience ha. Sabi ko sa Panginoon, Lord, okay na ako ng miyembro na lang. Okay na ako ng ganito. Ayokong lumago sa'yo. Kasi wala akong pupuntahan eh. Magdadala na lang ako, mag-i-invite ako, pero lumalim sa pananampalataya, hindi na okay na ako dito, Lord. Alam mo kung bakit? Ayokong dumaan sa matinding pagsubok. Naalala ko pa, meron akong kaibigan eh. Sabi niya sa akin, huwag ka mag-pray na pagyamanin ng Diyos sa iyong pananampalataya. Ako, sigurado ko sa'yo, daraan ka sa matinding pagsubok. Kasi ibibigay sa'yo ng Panginoon para pagyamanin ang iyong pananampalataya. Sabi ko sa sarili ko, wag na lang. So question, kapatid, kung ito po ba ang inyong mga naririnig, ito po ba ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa buhay? Ito po ba ay nagbibigay sa atin ng excitement para lalo po tayo mag-evangelize sa mga turong ito na nakagisnan po natin? At I would say na inimbento na lang po ang mga tagapagpahayag. Of course, I believe na meron po silang dahilan. Gusto nilang maging mapabuti ang kanilang mga miyembro. Pero hindi po ito ang sinasabi ng Biblia. Kaya tuloy, ako po, ayaw kong lumago sa aking pananampalataya. Now, let's be honest. Ganito rin po ba ang patuloy niyong nararanasan sa ating mga pinag-uusapan? Ngayon, pag-usapan na po natin. Talakayan muna natin yung first part ng John chapter 15, verse 2. Kasi bukas po pag-uusapan natin.
yung Hebrews naman alamin natin. But for now, alamin po natin yung mga katagang kinatatakutan ng maraming mananampalataya. He takes away. Basahin ko lang po once again, John 15 verse 2a. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Now the question ay ito. Itong pag-uusapan natin. Inaalis nga ba ng Diyos ang mga Kristiyanong hindi namumunga? In other words, kinukuha na ba agad ni Lord ang mga Kristiyanong hindi po namumunga para hindi na po sila magkasala pa, para maligtas, hindi na sila madisgrasya? Now, if this is true, nakakatakot po maging born again Christian. Kaya pala, may hirapan ka rin magdala sa Panginoon ng mga mananampalataya. Take note ha, kung ito po ay totoo, ano po ang inyong magiging pakiramdam? May excite po ba kayo? Or matatakot? But I've got good news for you mga kapatid. Dahil since ito po ay solution, ito po ang programa kung saan ay hatid sa ating, tugon sa ating bawat tanong. Alamin po natin, ang tugon sa ating mga tanong ay magmumula po mismo sa salita ng Diyos. So I've got good news for you. The New Testament was written in Greek. Hindi po ito hango sa Mabuting Balita Biblia, hindi po ito yung original na pagkakasulat at hindi rin po yung NKJV. May kakulangan. Pero alamin po natin yung original na pagkakasulat nito sa wikang Griego. Alamin po natin na ibig sabihin yung tunay na kapahayagan na nais sabihin po sa atin na He takes away. So basahin po natin once again John 15 verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Now the itong mga salitang ito, He takes away. Ibig sabihin po nito sa wikang Griego ay airo. A-I-R-O. Which means, He lifts up. Inaangat po niya. Siguro doon po galing din yung word na air. Because airo. A-I-R-O. So, hindi pala siya nakakatakot. Which goes to show, kung babasahin po natin, every branch in me, sabi ni Jesus, does not bear fruit, God airo or lifts up. Wow, dahil ang totoo po na ang every vine, hindi po ba kapag siya po ay nanatili po sa lupa, kapag siya po ay nando sa lupa, hindi po siya talaga mamumunga. Kailangan po ng vine na isang trellis. Alam niyo yung trellis? Mukha po siyang cross kasi dito po siya gagapang. Yun po yung pagkakalikha sa isang vine. So, it's a picture of the cross na yung pong trellis na ito, para po siya ay mamunga, i-airo siya, i-lift up, para siya po ay, yung trellis na ito yung magiging suporta niya, abang siya po yung namumunga. At ito po mismo ang ginagawa ng ating Panginoon Hesus Kristo sa kanyang, sa mga mananampalataya na hindi po namumunga, hindi po niya pinapatay, hindi po niya tinatanggalan ng buhay. Kaya po hindi po talaga kumikitil ng buhay ang Diyos. So kapag hindi ka namumunga, kapag hindi ka nakakapag-evangelize, nakita mo yung sarili mo na parang wala pa ako madadala sa church, ang ginagawa po ng Diyos sa inyo, kayo po ay kanyang ina-airo. Hindi po kayo inaalis, hindi kanya papatayin. Using the trellis, which is a type of or a picture of the cross. Wow, di ba? So tayo po, ang tao po, ang isang mananampalataya, alam mo ba't hindi po kayo namumunga? Kasi believing na kayo po ay kulang sa spiritual discipline. Alam niyo, pag spiritual discipline, nakapako po kayo sa inyong mga ginawa, ginagawa, at gagawin pa sa future. Kaya po kayo napapagod. Ang sikreto po na ilalantad natin dito bilang isang vine na hindi namumunga, kayo po'y gumagapang sa lupa, hindi po yun ang pagkakalikha sa inyo. Meron po tayong trellis. Gusto po ng Panginoon, tignan po natin, i-focus natin ating mga mata, hindi po sa inyong mga ginawa, kundi sa mga ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At doon po tayo, airo, or lift up po tayo. The more po na you focus your eyes on the finished work of Christ on the cross, tiyak po ang inyong pamumunga. Ang mga mananampalataya po sa ngayon, kaya hindi po kayo namumunga because we're not hearing the true gospel. Kung kayo po'y nakakapakinig sa pulpito ng mga mensahe tungkol sa sarili mo, sinasabi po ng tagapagpahayag sa inyo. Although, sincere po siya, pero laging nga sinasabi sa iyo, ikaw ba ay tapat sa Diyos? Ikaw ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Ikaw ba ay ganito, ganyan? Ito po'y tumutukoy sa iyong mga ginawa, sa iyong mga ginagawa at gagawin pa. Babagsak po talaga kayo. Hindi po kayo mamumunga. But, kung napapakinggan niyo po, at kayo po'y ginagamitan ng trellis at napapakinggan niyo po ang mensahe ng krus, nakafocus po ang tagapagpahayag
ng iyong sambahan sa mga tinapos na gawa ni Kristo, imposible hindi po kayo lumago at hindi po kayo mamunga. So ito po yung solution natin as we end. Kapatid, kung hindi ka na mamunga bilang isang mananampalataya, makinig po kayo at patuloy po kayong makinig ng mga mensaheng tumutukoy at nagbibigay po, binamagnify po yung mga finished work ni Christ, yung kanyang mga tinapos na gawa. Huwag po yung mga ginagawa mo. Manluluwa po kayo. Dito po sa finished work ni Christ, ito po yung trellis, kagaya po ng vine. Dito po tayo, ito po yung ating dahilan para tayo po ay iangat ng Diyos. He will lift us up, or airo in the Greek, para po tayo po ay lalago at mamumunga. So wala pong dapat ikapangamba. To answer the question, does God takes away lives o yung ating mga buhay po ba ay kinukuha ng Diyos? Hindi po. Wala po sa vocabulary ng Diyos na siya po ay kumuha ng buhay. Hindi po siya pumapatay. Because John 10 verse 10b, sabi ni Jesus, I have come that you might have life and have it more abundantly. Naparito po siya para bigyan po tayo ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasaya. So wala po sa vocabulary ng Diyos na kukunin po ang inyong mga buhay or papatay siya. Hindi po niya gagawin yun. Because gusto niya mapagyamang ka. Focus mo ang iyong mga mata sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po yung krus. Kagaya po muli ng vine, meron siyang trellis. And yung trellis po mukha siyang cross. Dito po gumagapang yung vine. Ganon din po tayo. Para tayo po ay mamunga. Focus po natin ating mga mata sa krus ni Kristo. So, wala pong dapat ikapangamba. Hindi po kunin ni Lord ang mga tao mananampalataya. Mali po yung ating mga nakagisnang kaisipan. Hindi po totoo yun. Samantala, ang katotohanan, namari po kayo nakafocus ang iyong mga mata, ang iyong kamalayan sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po ang sabi ng Psalm 91 verse 16. Take note, with long life, I will satisfy him, you, mananampalataya, and show you my salvation. You know the word salvation in Hebrew? It means Yeshua. And Yeshua is Jesus himself. So, for you to experience long and satisfied life, you have to focus your eyes on Jesus. Dahil siya po ang ating salvation. How praise God. So, yun po ang sikreto. So, mga kapatid, ito po muna yung ating first part mula sa John 15 verse 2. It takes away. Hindi po kumukuha ng buhay ang Diyos. Hindi po siya pumapatay. Bagkos ang sinasabi ko nung phrase na yon, he takes away. In Greek, it means airo. Lifts up. Kung kayo po hindi namumunga, ang gagawin sa inyo ng Diyos, He will lift you up and ituturo ka niya sa isang trellis para mamunga. Yun po, it's a picture, it's a type of the cross, of the finished work of Christ on the cross. Wow. At kapag kayo po ay nakafocus ang iyong mga mata doon sa mga tinapos na gawa ni Kristo, imposibleng hindi ka mamunga. Praise God. Purihin ang Panginoon. Bukas po itutuloy natin ang mga pag-uusap na ito. Still with John 15 verse 2b. Anime naman po natin. Ano ibig sabihin ng Hebrews? Kaya huwag po kayo mawawala. And thank you for joining me tonight dito yan sa ating Bible study online. Of course, atin sa inyo na ating programang Solution. Napakaganda pagkakataon po na tayo po ay natuto sa ating mga pinag-uusapan at hindi po ba napakayaman po ng salita ng Diyos. Hindi po ito nagbibigay ng takot. Of course, nagbibigay po ito ng power, love, and of a sound mind. Nalayan ko kapatid na naging sanhi po yung ating pag-uusap. Nagbigay po ito sa ating kapanatagan. At lalo po ninyo nararamdaman at nararanasan ang ganap at sakdal na pagmamahal sa iyo ng Diyos. Ngayon, kung kayo po ay wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesus Kristo, nais ko po kayong imbitahan na tanggapin po siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. All you have to do, sabi po ng Romans 10 verse 9, ipahayag lamang po ng iyong mga labi na siya po ang iyong Panginoon at maniwala na siya po ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Tiyak ang iyong kaligtasan. So ako po'y mananalangin at ang kinin niyo pong panalangin, inyo yung aking panalangin. Sabayan niyo po, buksan niyo po ang iyong mga bibig at tanggapin po natin ang inaalok na kaligtasan sa atin ng Diyos. Amen. Pwede po tayong manalangin? Let's pray. Ama, maraming salamat po sa mensahe ng iyong kaligtasan. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa akin. Dahil sa krus, inangkin mong lahat ang aking mga kasalanan. Hinihilala ko po na hiwalay sa inyo, ako po ay sadyang walang magagawa. Kaya naman, sa mga oras pong ito,
tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang hari at magkahari sa aking buhay. Salamat, Panginoong Jesus, dahil sa krus ng Kalbaryo, pinagdusahan at pinagbayaran mo ang lahat ng aking mga kasalanan. At ako ngayon ay itinuturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Salamat din po, Panginoong Jesus, na ang aking pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Amen. Sa pagkakataon po ito, ako na lamang po mananalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa kapatid na tumanggap sa mga oras na ito. Nababasa niyo po ang kanyang puso. Dalangin ko po na kayo po ang magbigay ng pagnanasa na siya po ay magutom at mauhaw para sa iyong mga salita, sa nananaga ng kapahayagan ng iyong ebanghelyo. At mula po sa aming mga pinag-usapan ngayong gabing ito, maging sanhi po ito na napawi po ang namang takot na aming mga tagapanood, mga kasama namin nag-aaral ng iyong salita, napawi po ang kanilang mga agam-agam. At nagdulot po ito sa kanila ng kapanatagan, ng kapahingahan, at kagalahan sa buhay, at patuloy po nilang maramdaman at maranasan ang iyong labis at sakdal ng pagmamahal. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong mga tinapos na gawa. At naisin mong doon po namin ilagak ang aming mga mata sa iyong mga ginawa, hindi po sa aming mga ginagawa, o sa aming mga ginawa at sa aming pang gagawin. Panginoon, salamat sa krus. Dahil dito, kami po ay sabiya, uunlad at mamumunga bilang mga mananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo layunin na kumuha ng buhay bagkos mag-alay pa ng buhay. Nang sa gayon, maranasan po namin ang buhay na ganap at kasiyasaya. Purihin ka, ito po aming panalangin at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, isa na naman pong edisyon ng programang Solution na sumainyo ngayong gabing ito. Dalangin ko po na nagbigay po ito sa atin ng kapanatagan, ng kagalakan, ng kapahingahan yung ating mga pinag-usapan concerning John chapter 15 verse 2. Bukas po, pagpapatuloy natin yung part 2 naman, yung John 15 verse 2b. At kaya po, huwag kayong mawawala. Sa mga kaibigan po natin na medyo may agam-agam concerning this verse, tawagan niyo po sila. Imbitahan po natin sila, or kung kayo po ay talaga namang alam kong kabalikat po kayo natin gawain, pwede po bang maglambing, pakishare po yung ating programa sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala, nang sa gayon ay maabot po sila ng pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, at mapagyaman po sila sa katotohanan na meron po isang Diyos na sobrang in love po sa kanila. At maraming salamat po for joining me once again sa ating pong programa. Sa ilang minuto ay napagyaman po tayo mula po sa napakayamang kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, bilang pagtatapos, gusto kong pasalamatan sa Kuya Abes at maraming salamat din po sa inyo for joining me tonight. At bukas po ay huwag po kayo mawawala. Ipagpapatuloy po natin ating kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa Solution for Grace-Based Devotions. Ito nga po ang programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. At bilang pagtatapos, narito po ang 3 John chapter 1, verse 2, Beloved. So yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye! Small.